Minsan sa ating buhay may mga kwento ng pagkakahiwalay na tila sa pelikula lamang nangyayari. Ngunit para kay Julius Manalo, na kapatid ng aktor na si Jay Manalo, ang istorya ng kanyang buhay ay isang totoong kwento ng pagmamahalan, sakripisyo at pag-asa. The Philippine Showbiz List presents, kilalanin ang kapatid na pulis ni Jay Manalo na naghanap ng kanyang ina sa Korea. Julius, a child who longed for a mother's love and care. Nagmula si Julius sa isang hindi pangkaraniwang pag-iibigan ng kanyang ama, isang musikero na si Eustachio Manalo at ang kanyang inang Koreana na si Oh Yum Nim. Nagsimula ang kanilang pagmamahalan sa Korea kung saan una nagkakilala ang dalawa. Subalit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi rin ito nagtagal. Sa kabila ng pagkahiwalay, nagbunga ang kanilang pagsasama at si Julius ay isinilang sa Korea. Noong 1993, nagdesisyon ang ama ni Julius na bumalik sa Pilipinas at kasama niya ang batang si Julius. Bago ang kanilang pag-alis, ipinakita ni Eustachio kay Oh Yum Nim na kaya niyang alagaan si Julius ng maayos. Kaya't sa kabila ng pangungulila, ipinagkatiwala ng kanyang ina si Julius sa ama nito. Ayon kay Julius, sinabi ng kanyang ama na sila ay magbabakasyon lamang 2 linggo sa Amerika. Ngunit sa kanyang murang edad, nagulat si Julius ng ipahayag ng ama na hindi na sila babalik sa Korea. Bagamat nais niyang manatili sa piling ng kanyang ina, wala siyang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Isang batang naguguluhan, napaiyak si Julius at nagpumigla sa kagustuhang makasama ang ina. Ngunit naging matatag ang kanyang ama sa desisyon na sinabihang kailangan niyang mag-aral ng mabuti upang muling makabalik sa Korea balang araw. Noong una, nagkaroon pa ng komunikasyon sina Julius at ang kanyang ina sa pamamagitan ng telepono ng kanilang kapitbahay. Ngunit makalipas ang 2 buwan, naputol ang kanilang ugnayan. Isang balita ang narinig na kanyang ama. Di umano'y ibinigay na raw si Julius sa kanyang ama dahil ang ina nito ay nagkaroon ng bagong asawa na hindi handa sa pagiging magulang kay Julius. Nabigla si Julius sa balita. Sa kanyang murang pag-iisip, nagkaroon siya ng galit sa ina at nagtanong kung ito ba ay totoo. Tinatanong niya kung iniwan siya ng kanyang ina dahil lamang sa pagkikipag-isang dibdib sa iba. Ngunit mariin itong itinanggi ng kanyang ina. Lumaki si Julius sa tondo kung saan inamin niya ang hirap ng kanilang buhay. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa bawat araw na tila walang kasiguruhan. Nagkaroon ng panahon na kinailangang magtrabaho muli ng kanyang ama sa ibang bansa, dahilan upang tumira si Julius sa bahay ng isang kaibigan. Upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan, nagtrabaho si Julius sa murang edad. Nangangalakal siya ng metal, kahoy at tanso upang maibenta sa junk shop. Nagbebenta rin siya ng mga basahan na gawa ng kanyang ama sa may LRT Tayuman. Sa kabila ng mga pagsubok, isa sa mga naging inspirasyon ni Julius ay ang kanyang nakakatandang kapatid sa ama, ang aktor na si Jay Manalo. Nang malaman ni Jay ang ginagawa ni Julius para kumita, tinulungan niya ito at sinuportahan hanggang makatapos sa high school. Dahil sa kanyang kasipagan at determinasyon, nakatanggap si Julius ng basketball scholarship sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng sport, nabuksan ang oportunidad na makapag-aral siya ng libre. Ito rin ang naging daan upang matapos niya ang kanyang pag-aaral at maging isang ganap na pulis. Sa kabila ng lahat ng hirap, umusbong ang isang bagong Julius. Hindi na lamang isang batang nangangarap, kundi isang lalaking natupad ang kanyang mga pangarap. Ngayon, si Julius ay mayroon ng sariling pamilya. Mayroon siyang 2 anak at isang matatag na karera bilang pulis. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang matinding pagsusumikap at pangarap na balang araw ay makakapiling muli ang kanyang ina. Julius remained unyielding in the search for his mother despite the challenges. Si Julius Manalo ay isang tao na hindi kailanman nawalan ng pag-asa sa kanyang paghahanap sa kanyang ina. Sa kabila ng mga hamon at dead ends na kanyang naranasan, patuloy siya nagsikap na mahanap ang kanyang ina na matagal na niyang hindi nakita. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula noong 1999 o 2000 nang siya ay nagkaroon ng access sa internet. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang ina, ngunit wala siyang nahanap. Maging ang mga pangalan ng kanyang mga pinsan na kanyang kilala ay walang lumabas sa mga resulta ng kanyang paghahanap. Sa bawat pagsubok na kanyang ginawa, lagi na lamang siyang umuwi na walang dalang impormasyon. Ipinagpatuloy ni Julius ang kanyang paghahanap sa social media, nagtanong-tanong siya kung ang mga tao na tagpuan niya ay talagang sila. Pumunta rin siya sa mga tindahan ng Korean at nagbihis ng kanyang uniforme upang mamukhang presentable. Nakipagkaibigan siya sa mga may-ari at nagtanong tungkol sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, palaging may mga hadlang. Isang malaking hadlang na kanyang naranasan ay ang privacy law. Ayon dito, hindi basta-basta maibigay ang impormasyon kahit na mayroon siyang mga pangalan at address kung saan lumipat ang kanyang ina. Minsan, nakakausap ni Julius ang mga tao na may koneksyon sa kanyang ina, ngunit walang nangyari sa kanyang mga pagkikipag-usap.
isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang isang tao na may kilalang Korean producer. Isang malaking pagbabago ang naganap nang sa isang water filter installation sa bahay ng kanyang mga in-laws, nakuha ng isang Korean agent na si Stephen Ho ang atensyon ng kanyang anak na babae. Nang malaman ng agent ang tungkol sa kanilang lahi, nagpakita siya ng interes sa kwento ni Julius at sinabing mayroon siyang kaibigan na producer sa TV Chosun at handa siyang ibahagi ang kwento ni Julius. Noong panahong yon, palagi nang naiisip ni Julius ang kanyang ina. Kahit na siya nasa Pilipinas, ipinadala niya sa kanyang ina ang isang litrato araw-araw dahil labi siyang namimiss ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakita ang kanyang ina sa loob ng 31 years. Ang kwento ni Julius ay umere sa TV Chosun bawat linggo sa loob ng 3 buwan. Sa wakas, nakatanggap sila ng tawag at nasubaybayan ang kinaroroonan ng kanyang ina. Ang unang reaksyon ng kanyang ina na si Gyum Nim nang marinig ang balita ay magtanong tungkol sa kalagayan ni Julius. Nakaramdam ng nerbyo si Julius, nag-aalala na baka ayaw ng kanyang ina na makita siya. Kahit na napanood niya ito sa telebisyon, naramdaman pa rin ni Julius ang pagkabahala nang dumating ang mga producer sa bahay ng kanyang ina. Ang team ng Kapuso Mo Jessica Soho o KMGS ay nakipag-usap din sa ina ni Julius na nagsabi na mahirap ang desisyon niyang pakawalan ang kanyang anak. Simula nang umalis si Julius, sobrang sakit ang kanyang naramdaman. Nagdasal siya araw-araw at hindi nakalimutan si Julius. Naging matibay ang ugnayan ng mag-ina kahit na sila nagkalayo sa loob ng 3 dekada. Ang bawat pag-iyak ni Gyum Nim at ang mga alaala ng kanilang mga pinagdaanan ay nagbigay ng inspirasyon kay Julius upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya huminto. Ang pag-ibig at pagungulila sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat hamon. Julius reunited with his mother in an emotional and fulfilling moment. Noong September 6, 2024, naganap ang isang makabagbag damdaming paglalakbay para kay Julius kasama ang kanyang asawa at mga anak patungong Korea. Pagdating nila, nagkaroon siya ng matinding pag-asam na muling makita ang kanyang ina, na naging estranghero sa loob ng maraming taon. Ang araw na yun ay puno ng emosyon at mga alaala, ngunit ang hindi inaasahan ay ang kagalakan na dala ng muling pagkikita ng isang pamilya. Habang naglalakad si Julius sa mga lugar na pamilya na sa kanyang alaala, may isang babaeng naglalakad sa malayo. Agad na umusbong ang isang pakiramdam sa kanyang puso. Sa paglapit niya, napansin niya ang mukha ng babae. Sa oras na yon, ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Oma! Ang sigaw niya. Ang tawag na yon, puno ng pagmamahal at pananabik, ay tila wala sa script. Dahil ang damdaming nag-uumapaw ay tila nagpasabog ng kanyang puso. Sa kanyang pagtakbo patungo sa babae, tila nagbago ang kanyang mga suot. Mula sa kanyang uniformeng pulis, nagbihi siya sa isang uniforme ng basketball. Pagkatapos ay naging estudyante sa kolehiyo, high school, at sa wakas ay naging bata sa elementarya. Para kay Julius, ang mga sandaling ito ay isang simbolo ng mga nawalang taon at tila ang kanyang buhay ay nagbalik sa mga panahong hindi niya naranasan kasama ang kanyang ina. Pagdating niya sa kanyang ina, nag-uumapaw ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang katapusang paumanhin ang sabi ng kanyang ina, ngunit hindi ito tinanggap ni Julius. Hindi, hindi, yan ang kanyang sigaw. Kasabay ng pagsasabing, I love you, I love you. Habang siya ay umiiyak, tila ang mundo ay huminto sa mga sandaling yon. Ang damdaming dulot ng muling pagkikita ay nagpatibay sa kanilang ugnayan. At sa kabila ng mga nakaraang taon, naghiwalay sila, naramdaman ni Julius ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pagsasama, dinala siya ng kanyang ina sa isang Korean barbecue. Naramdaman ni Julius ang saya sa bawat kagat ng pagkain, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam na tila gusto niyang umiyak. Habang siya ay kumakain, napansin na kanyang asawa ang kanyang mga maluhaluhang mata at hanggang sa umiyak na rin ang kanyang asawa. Ang kanilang ina, nakikita ang kasiyahan at kalungkutan sa kanyang anak ay sumali sa kanilang pag-iyak, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Makalipas ang ilang araw, si Julius ay bumalik sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang kwento kasama ang kanyang ina ay hindi natapos. Patuloy sila nakipag-usap araw-araw, nagplano ng susunod na pagkikita kahit na hindi madali ang komunikasyon dahil hindi pa marunong magsalita ng Korean si Julius. Nangako siya na matututo at ang kanilang layunin ay madalas na magkita upang mapunan ang mga nawalang taon. Ang kanyang ina ay nakatakdang bisitahin ang Pilipinas at ang bawat pag-uusap nila ay puno ng mga pangarap at alaala.